Wala akong takot ng humarap sa anumang kahirapan at kamatayan man. Dahil wala akong nais noon panahon yon kundi ang mawagayway ang bandila ng kasarinan ng Pilipinas. Ako si Gregorio de Jesus. Mas kilala ako bilang Kaorya. Ako ang tinatawag na Lakambini ng Katipunan. Isa ako sa mga unang babaeng naging kasapi ng kilusan na may mahalagang papel na ginampanan sa Revolution Filipino. Bilang asawa ng Supremo na si Andres Bonifacio, ako ang naging tagatago ng mga lihim na dokumentong pag-revolution. Sa tuwing may panganib na pagsalakay mula sa mga kawal na Kastila, agad-agad kong tinatakas ang mga kasulatan ng Katipunan at mga armas namin gamit ang sasakyan na ako mismong nagpapaandar. Nagpapaikot-ikot ako sa paligid ng tondo upang iligaw ang mga kaaway. Sa bilis ng aking galaw, nalayo ko ang mga katipunero sa bingit ng kamatayan. Kung gaano ka-aktibo ang Supremo, ganon din naman ako na buong puso nakipaglaban para sa Katipunan. Nang madiskobre ng mga kaaway ang Katipunan ay naging mandirigman na rin ako. Natuto akong sumakay sa kabayo at bumaril. Natuto rin akong mauhaw at magutom. Natulog sa kapatagan at kabundukan. Bilang gerera, nasanay din ako na iiwan ng aking asawa sa mga delikadong lugar. Matapos patayin ng mga kapwa Filipino ang aking asawa na si Anders ay nalungkot, akong namundok kasama ang mga kapwa revolusyonaryo. Tinuloy ko pa rin ang aking pakikipaglaban at napapag-asawa ako muli at umibig kay Julio Nakpil na namuno din ng mga labanan noon revolution. Namatay ako sa sakit sa puso noong 1943, ngunit hanggang sa aking pagkamatay, ako pa rin ang lakambining iginagalang na siyang ilaw na nagbigay ningning sa panahon ng pakikidigma ng Katipunan.